pagtitiwala sa ABS-CBN News and Current Affairs. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ikalawang taon ng Maguindanao Massacre, dinunita, mga biktima, uhaw pa rin sa katarungan. Dalawang bomba nadiskubre malapit sa lugar ng massacre. Kampo ni dating Pangulong Arroyo, binigyan ng hanggang Biyernes para umapila ng hospital arrest. Totoong kalagayan ng dating Pangulo, nais malaman ng gobyerno, mga doktor niya pinagpapaliwanag. Pangulong Noynoy, tiniyak ang paghabol sa mga tiwali at nagkasala sa bayan. Kung gaano sila ka-agresibo sa pagkakamal ng salapin ng taong bayan noon, magiging triple ang pagharurot natin para panagutin sila ngayon. Lolong nawala ng dalawang linggo, muling nakapiling asawa. Lolo, ipinasuri sa ospital. Tulay sa Apaling Pampanga, bumigay dahil sa mga dump truck. Presyo ng baboy at manok sa palengke, overpriced umano. Dalawang katayan ng manok na sinasabing marme, sinalakay. Isa pang suspect sa pagpatay kay Ram Revilla, nagpasabing susuko. John Lloyd, sinagot ang ilang patutsada sa kanya. Andy Eigenman, nanganak na! Mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol! Ang inyo pong napapanood ngayon ay ang live shot ng mga kaanak, mga taga-suporta at miyembro ng media sa Jensen na nagtipon-tipon sa Forest Lake Memorial Park kung saan nakalibing ang karamihan sa 57 namatay sa Maguindanao Massacre. Sa Mendiola, Maynila, may mga nagtitipon-tipon naman sa lugar na ito upang gunitain din ang ikalawang anibersaryo ng Maguindanao Massacre. Kanina, humiga sila sa kalsada o nag-dying in bilang simbolo daw ng patuloy na kawalan ng hustisya para sa mga biktima. Nakikiisa po ang buong pwersa ng ABS-CBN News sa paggunita ngayong araw sa ikalawang taon ng Maguindanao Massacre. 57 katao ang namatay, kabilang na ang 32 kagawad ng media at isa pa ang nawawala hanggang ngayon. Sinasabing ito na ang maituturing na pinakamasahol na pagpatay sa mga mamamahayag sa kasaysayan ng buong mundo at pinakamarami sa loob lamang ng iisang araw. Pinaglalaban namin ang aming mga mahal sa buhay na namatay. Masakit masyado sa amin po. Basta na lang pinatay ang mga asawa namin na wala na makasalanan. Ngayong araw po'y naghain ng resolusyon ng ilang mga mambabatas sa Kamara at Senado para ideklara ang araw na ito bilang National Consciousness Day to end.